Do you want to experience a life free from all condemnation? Have you been feeling tired of this life and yet nothing seems to go right? Find rest and grow more in the knowledge of Christ, and let's hear the sound of His grace. Hello everyone, welcome to the live. Focus po ang ating mga kaisipan sa mensahe po ng ating Panginoon. So, I want to talk to you about feed your mind with God's good news. Alam niyo po ba na ang pinakamagandang bagay na dapat natin gawin para magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan ay magkaroon po ng malusog na kaisipan. Ang sabi nga po na nabasa ko, isang nutritionist, ang sabi niya, no matter how disciplined you are in your diet, once you have a wrong mindset, ang sabi niya, it can affect your health. So, pag ang ating kaisipan ay mali, mayroon po malaking epekto po ito sa ating kalusugan. Kasi po, kapag mayroon po tayong anger, hatred, mayroon po tayong bitterness, unforgiveness, mayroon po tayong fear, worries, at anxieties, alam niyo po, ito po ay nag-create po sa atin ng tinatawag na cortisol level, tumataas yung cortisol level at yun po yung stress hormones. At pag tumaas po yung stress hormones ng tao, ay nagiging mahina po ang kanyang immune system. Diyan din po nagiging active yung mga cancer cells sa katawan. At kalimitan, dun po nagkakaroon ng problema po sa ating mga physical na pangangatawan. So lahat pong yan nagsimula po sa kaisipan. Tandaan po ninyo, healthy mindset can give us a healthy bodies. Kaya nga may sinabi po ang Proverbs chapter 15 verse 30 in easy to read version. Ang sabi niya dito, a smile makes people happy. Good news makes them feel better. So I like that. A smile makes people happy, and good news makes them feel better. So, ang good news daw po ay nakapagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. Meron din po sinabi yung Proverbs 15:30, same verse pero sa New English Translation, ang sabi naman po dito, a bright look brings joy to the heart and good news gives health to the body. So, good news gives health to the body. Kapag ang good news po ay napifeed po sa mind natin, or ang mind natin napifeed po ng good news, ito po ay nagbibigay sa atin ng healthy bodies. So, nagpa-follow lang po yung physical health natin dun po sa ating healthy mindset. Kaya nga po ulitin ko, napakahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag nating healthy mindset. And one thing for us to have a healthy mindset is by feeding our mind with God's good news. So, yun po yung nakikita ko, malaking bagay na makakatulong po sa atin. Sa dami po ng mga pwedeng magbigay ng stress at ng problema sa atin, sa ating kapaligiran, yung mga napapakinggan natin mga bad news, at yung mga naririnig natin mga bad reports from others, kung minsan po galing pa sa mga kaibigan natin, at minsan galing po sa mga mahal natin sa buhay, yung minsan sa mag-asawa, galing sa asawa. So may mga bad news, mga bad reports na narinig natin from our from the people around us, at minsan pag hindi tayo naging aware, ito po yung magbibigay problema po sa atin ng sa physical, ano? Kasi po, kapag ikaw ay nadala sa mga bad news na napapakinggan mo, mga bad reports na natatanggap mo, ay makaka-apekto po yan sa ating kalusugan. Kaya napakaganda po ng sinabi ng ating binasa, good news gives health to the body. Kung gusto mo manatiling malusog ang iyong pangangatawan, punuin mo ng mabuting balita ang iyong kaisipan.
Okay, at sabi po ng Philippians, ang sabi po ni Paul sa mga taga-Philippians, ang sabi niya in Good News Translation, in conclusion, my friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. So yun daw po yung ating dapat ilagay sa ating kaisipan. Okay? Yung po mga mabubuting bagay, yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na kaibig-ibig, yung mga bagay na pure and honorable. At saan po natin nahanapin yung mga bagay na yan? Saan po natin kukunin? Well, yan po ay matatanggap lang natin at yan po ay ma-acquire natin sa pamamagitan po ng ating pakikinig ng mabuting balita na pinapangaral po natin dito sa Sound of His Grace and the good news about our Lord Jesus Christ. Of course, hindi ko naman sinasabing ako lang ang nagpipreach ng good news. Ang sinasabi ko po, kagaya ng ating pinapangaral dito sa ating The Sound of His Grace program. So, sinabi po ng Romans chapter 1 verse 16 and 17 in easy to read version, ang sabi niya, I am proud of the good news because it is the power God uses to save everyone who believes. To save the Jews first and now to save those who are not Jews. So tinutukoy doon tayo na hindi mga Jews kundi mga Gentiles. At ang sabi ng verse 17, and the good news shows how God makes people right with Himself. God's way of making people right begins and ends with faith. As the scriptures say, the one who is right with God by faith will live forever. So I like this. Ang sabi niya, I am proud of the good news because it is the power of God uses to save everyone. In verse 16 po, no? Power to save, power God uses to save everyone who believes. Pag tinignan natin yung word na save, in other translation po, power of God unto salvation. At yung word na save in Greek is sozo. Pag sinabing sozo, kasama po yan yung protection ng Diyos, yung provision, at ganun din po yung ating health. So, yung healing nakapaloob po doon. Kaya, ang good news po ay ginagamit ng Diyos bilang kapangyarihan niya upang tayo ay gawing maayos sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At sabi nga po ng verse 17, the good news shows how God makes people right with Himself. Naalala ko po at naikwento ko na rin po ito sa church, yung naging unforgettable experience ko sa buhay when I was still at my young age, at the age of 21, naranasan ko po na magkaroon po ng tinatawag na nervous breakdown. At ang dami kong pinuntahan ng mga hospitals, ang dami mga doktor na tumingin sa akin. At ang isa lang sinasabi nila ay kailangan labanan ko yung takot sa puso ko. At tumaas yung blood pressure ko, 150 over 100. At that young age, age 21 years old, ganun po yung BP. Tapos kung ano-ano na mga yung mga sinasabing mga komplikasyon na sinabing nakikita sa katawan ko dahil sa matinding nervyos na nararamdaman ko. And sobrang matinding epekto nito sa aking kalusugan. May maraming gabing hindi ako nakakatulog, basta lang ako natatakot. And that was the time the Lord called me, and that was the time I came to know Jesus Christ personally in my life. At yun po, nagkaroon ng turning point sa buhay ko. Nagkaroon po ng pagbabago, hindi lang sa ugali, kung hindi kabuuan ng buhay ko. Okay, especially po yung kalusugan ko. Yun po yung time na nakaranas ako ng total healing mula po sa ating Panginoong Diyos. Complete healing, as in hindi yung mga gamot, hindi yung kung ano yung mga advice na sinabi sa akin nagbigay ng kagalingan, kung hindi yung aking pagkilalang personal sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po yung good news, no? When I began to receive the good news about our Lord Jesus Christ, I received His complete healing. So, yung healing na yon hanggang ngayon, na-enjoy ko po sa buhay ko. Hindi na po bumalik sa akin yon. At yan po ay dala po ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung sinabing mabuting balita?
The good news shows how God makes people right with Himself. Ginawa tayong matuwid ng ating Panginoong Diyos sa kanyang harapan. At ito po'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Nung time na yon, ang feeling ko, kaya isa pong nakapag-contribute sa takot ko po, ay yung feeling na baka hindi ako kayang patawarin ng Diyos sa dami ng aking mga nagawang kasalanan, mga nagawang pagkukulang sa Kanya. Baka hindi ako mapatawad. Meron po nararamdamang hiya sa, kay God na feeling pag ikaw ay nag-pray, hindi ka rin pagkikinggan. Feeling na napakalayo ng Diyos. Pero nung time na narinig ko yung good news about Jesus, yung time na tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, dun ko po na-realize na pinatawad ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng aking mga kasalanan. At yun nga po ang nagbigay sa akin ng tapang na ako'y lumapi sa Diyos at tanggapin ko ang ibinigay niyang kagalingan sa akin. Kaya napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. I am so thankful to God. Even right now, until now, yan po ang lalo pong nag-i-inspire sa akin upang ako'y magpatuloy sa aking paglilingkod sa Kanya. So, yan po, epekto ng mabuting balita. At ang maganda po ngayon, hanggang ngayon, mabuting balita ang napapakinggan. Kaya, well, ano pa ba ang kailangan natin, no? Pinifeed tayo ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating kaisipan, tin-transform ng mabuting balita, tinanggal niya yung takot, mga pag-aalala, yung mga pangamba natin, tinanggal ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano pa ba ang dapat nating ikabahala? So, well, wala tayong pwedeng gawin, kundi i-enjoy lang natin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay at lahat ng mga pangako niya para sa atin. Okay, meron po akong babasahin sa inyo in the book of Acts, in the book of Acts chapter 14, beginning verse 8, ito po ay up to verse 10 in easy to read version. Ang sabi po dito, in Lystra, there was a man who had something wrong with his feet. He had been born crippled and had never walked. So mula pagkabata, pagkapanganak po, siya po ay crippled na. And ang sabi po dito, hindi po siya nakakalakad. At ang verse 9, ang sabi nito, he was sitting and listening to Paul speak. And Paul looked straight at him and saw that the man believed God could heal him. So I like that, no? Sabi ng Bible, Paul saw that the man believed God could heal him. So naramdaman ni Paul while preaching the good news about Jesus, yung taong nakikinig na meron siyang matinding problema sa pangangatawan, hindi po siya nakakalakad. Ang sabi po ng Bible, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Bigla pong nag-arouse yung faith sa puso niya. At ito po ang sabi ng Bible in verse 10. So Paul shouted, stand up on your feet. And ang sabi ng Bible, the man jumped up and began walking around. So napakasimple lang ang ginawa ni Paul. Ano pong ginawa niya? Una, pinangaral niya ang mabuting balita. So bakit mabuting balita? Kasi po yun lang po ang mensahe ni Paul. And this good news is the good news about our Lord Jesus Christ. So yun po yung preaching niya. The good news about Jesus, the good news about what Christ has done on the cross for us, the good news about who we are in Christ. So I believe yun po yung pinangaral ni Paul, kasi talaga yun lang naman ang mensahe ni Paul. And this man, while listening to Paul's message, ang sabi ng Bible, nagkaroon siya ng pananampalataya, and because of that, siya'y nanalig sa Diyos na siya'y gagaling. Siya'y gagaling. So ang pananampalataya, malinaw po, ay dumarating sa ating patuloy na pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. No? Sinabi po yan sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing the good news, and people hear the good news when someone tells them about Christ. So, nang ang crippled man ay nakarinig po siya ng good news, nagkaroon siya ng faith, at kinausap lang siya ni Paul, sinigawan lang ni Paul na tumayo ka, at ang sabi ng Bible, ang taong yon ay tumalon at siya nagsimulang naglakad. So, walang struggle. Ganun lang kasimple nag-minister si Paul sa taong yon. Finid lang niya ang taong yon ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, I believe while preaching the good news of our Lord Jesus Christ and while
you listening to this message, I believe, katulad ng taong ito, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. I believe ang mga bagay na dating feeling mo o iniisip mo, mga imposibleng mangyayari sa'yo, even yung healing mo, imposibleng gumaling ka, even yung mga pangarap mo, imposibleng makamit mo. I believe right now, by listening to this message, sinasabihan ka ng Holy Spirit na paniwalaan mo ang Diyos na meron siyang gagawin sa'yo dahil hindi siya nakakalimot sa mga pangako niya sa'yo. Okay? So, because of that, katulad po ng taong ito na nabanggit dito, tatanggapin mo mula kay God ang matagal mo nang pinapangarap sa buhay mo. Okay? Yan po ay bunga ng pagkikinig mo ng mabuting balita. Kaya kapag ikaw ay nakikinig at nakikinig ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, nakakalimutan mo yung fear, yung doubt, at yun po, nakikita mo yung pag-asang inihanda ng Diyos para sa iyo, yung mga pangako niya, at ganun din po, yung mga inihanda na niya para sa iyo na mga magagandang bagay. Kaya nga po itong taong ito, hindi lang po siya tumayo, kundi siya po tumalon. Okay? Igit pa sa inaasahan, ginawa niya, tumalon po siya at siya nagsimulang maglakad. Ulitin ko po, hindi po siya pinag-pray ni Paul. Okay, for your information, hindi siya pinag-pray ni Paul. Sinabihan lang siya ni Paul. Bakit po? Kasi nakita ni Paul, ang kanyang puso ay mayroong pananampalataya sa Diyos na siya'y pagagalingin. So, ulitin ko na, walang struggle. Kapag ang mabuting balita ang siyang inalaw natin na mag-feed sa mind natin, walang struggle. Hindi po tayo mag-i-struggle even yung faith natin kay God. Kasi po, ang faith mo kay God ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos sa'yo. Kasi iniisip ng iba, paano ako maniniwala sa Diyos? Naniniwala naman ako kay God. Bakit hindi ko nare-receive yung mga bagay na hinihingi ko sa Kanya? Alam mo, sometimes wala doon sa sinasabi yung hindi ka naniniwala o naniniwala ka. Sometimes, nandun yun sa paano mo kinondisyon ang mind mo. Kasi pwede mo rin sabihin, naniniwala ka, pero hanggang doon lang. Pero pag ang mind mo na kondisyon ng gospel, na kondisyon ng good news about Jesus, ang daling mag-manifest sa'yo ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa mga nakaranas ng biyaya ng Diyos, alam mo, pag sila nag-testimony, ang gaganda ng mga sinasabi at alam mo paano kumilos ang Diyos, ang biyaya niya sa kanilang mga buhay na walang anumang mga struggles. So, yun po ang gusto ko makita ninyo sa gabing ito, no? Kaya we have to feed our mind with God's good news. So, yun po yung napakagandang pwede natin gawin. Every day, every time, or it's time you wake up, i-feed mo na yung mind mo ng good news about our God or God's good news. Wag mong kagad i-entertain yung mga bad news sa paligid mo. Kaya nga, even yung Bible, sabi niya, mag-ingat tayo sa mga nakakasama natin everyday. Baka yung mga yung nakakasama mo, kung ano napapakinggan mo, puro mga bad reports, mga, alam niya, mga kwento dito, kwento doon na hindi magaganda. Minsan, buhay lang ng ibang mga tao pinag-uusapan na hindi nga naman na kalugod-lugod, kaaya-aya. Kapag hindi tayo nag-ingat, kung ano napapakinggan natin, nagiging toxic yun sa ating kaisipan. At hindi ka aware, sabi ko nga, yung mga hindi magaganda na papakinggan mo ay yung pinai-stack sa subconscious mind. At yan nagki-create sa atin ng tinatawag nating doubt, ng tinatawag nating fear at shame. No? At yun po ay nagbablock sa ating pananampalataya kay God. So, malaking problema kapag ganun. Kaya hindi po tayo aware na yung mga napapakinggan natin sa paligid pala nakaka-apekto sa ating kaisipan. Kaya mabuti po, punuin natin ang ating kaisipan ng mabuting balitang mula sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, I pray to God right now, as I've said, katulad po ng taong ito na gumaling, kung ano man ang sitwasyon mo sa oras na ito, I pray to God, by the grace of our Lord Jesus Christ, sa oras na ito, mag-manifest sa iyo ang miracle mula sa ating Panginoong Diyos. Magmamanifest sa buhay mo, whether it is in finances, in your family relationship, in your physical health, o anumang mga concerns mo sa buhay, I declare in the name of Jesus, sa pamamagitan ng mensaheng ito, magmamanifest sa iyo ang biyaya ng Panginoon. At sa oras na ito, katulad ng sinabi ni Paul, ang sabi niya, stand up on your feet. Yan din po ang sasabihin ko sa iyo. Stand up on your feet. Tumayo ka. At sa pagtayo mo, paniwalaan mo. Maniwala ka. Nasa iyo ang pabor ng Diyos.
Okay? Nasa iyo na ang pabor ng Diyos. Hindi mo kailangan meron pang isang lalapit sa iyo, pagpipray ka ng matagal, pagpipray ka ng dalawang oras, tatlong oras, apat na oras. Katulad ng sabi ko kanina, yung binasa natin si Paul, sinabihan lang niya yung tao. Sabi niya, tumayo ka at yung tao ay tumalon. Sinabihan lang. Okay? Bakit po? Kasi nga na-feed na yung mind niya ng good news. Kaya nga sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kalooban ng Diyos na ikaw ay maging maayos sa iyong pamumuhay. Kalooban ng Diyos na maayos ang relasyon niyo mag-asawa, kalooban niya na maayos ang relasyon niyo ng buong pamilya mo, kalooban niya din na ikaw ay malusog sa iyong pangangatawan. Kalooban din ng Diyos na ikaw ay masagana sa iyong pamumuhay. No? At isa pang good news na gusto kong malaman po ninyo, hindi galit ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi po ng ating binasa kanina, sabi dun sa Romans 1:17, di po ba? The good news shows how God makes people right with Himself. Hindi tayo ang gumawang ng paraan para tayo maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Hindi ikaw, kundi ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo'y maging kalugod-lugod, kaaya-aya sa Kanyang harapan. Siya po ang gumawang paraan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Di po ba good news yun? God made us righteous in His sight through our Lord Jesus Christ. Wala tayong effort, walang mga sacrifices sa atin. Ginawa tayong katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Kaya nga ulitin ko, hindi galit ang Diyos sa iyo. You are forgiven, you are loved by God. At kapag alam mo yan, yun ang good news. Mapapalaya ka doon sa na, bumibihag sa iyo yung mga naghihinder sa iyong pananampalataya upang ikaw ay lumapit kay God. Kasi madalas ang dahilan lang naman ng iba kaya hindi sila nagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos ay yung feeling na malayo sila sa Kanya. Pero ulitin ko, sabi ko kanina, God loves you so much and God made you right in His sight through our Lord Jesus Christ. So yan po ang dapat na makita mo sa oras na ito. Kung ano man yung nakaraan mo, kung ano man yung mga naging pagkukulang mo kay God, hindi na inaalala ng Diyos yun. Lahat ng yon. You are forgiven. You are loved by God. Kung ako sa'yo, simulan mong lumakad sa harapan ng Diyos na mayroong tamang pagkilala sa Kanya at tamang pagkilala sa sarili mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Okay? Nagsisimula lahat yan sa ating kaisipan. Kaya nga, we have to feed our mind with God's good news. So, yun ang simulan mong gawin mula sa oras na ito. At mula din bukas pagkagising mo, ganun ang maging lifestyle natin. Lahat ng good news, siya ang ating i-meditate. Siya ang ating ilagay sa ating kaisipan. Pag bad news, alisin natin. Huwag nating entertain. Huwag nating hayaan na maging toxic sa ating mga kaisipan. Okay? So, as I've said, faith comes from hearing the good news and people hear the good news when someone tells them about Christ. Kasi po wala naman talagang good news kung hindi si Jesus Christ. Siya po ang good news. Kaya nga sinabi natin, Jesus is our healing. He is our prosperity. He is our success. Jesus is our everything. In Him, we are complete. Kasi po, siya yung good news. Kaya nga po, when you hear about the good news of our Lord Jesus Christ, wow, it will make you healthy. Okay, so kaya purihin ang Diyos sa gabing ito. At I pray to God na sa pamamagitan ng mensaheng ito ay patuloy na mabago ang ating kaisipan. Marilis tayo doon sa tinatawag po nating mga bandages sa buhay natin. Yung takot especially at yung kawalang pagtitiwala sa Diyos. So in the name of Jesus, I pray to God sa oras na ito, makita mo kung sino ka sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa cross para sa iyo. Tandaan mo, kung malalaman mo lang kung sino ka talaga sa harap ni God, you are so special in the sight of God. You are so precious in His sight. You are God's favorite. So dapat yan ang laging nakikita mo, yan ang iniisip mo, at isipin mo lagi yung mga magagandang bagay na pinangako ng Diyos sa iyo at tiyak na gagawin niya sa buhay mo. Okay, sa oras pong ito ay gusto kong dalhin sa panalangin lahat po ng mga first-timers na nakapakinig po ng ating mensahe. This is the very first time you listen to our program.
to this message, especially the message of grace. Gusto kitang dali sa Panginoon, sa panalangin, at sabihin, at sa gusto kong sabihin sa iyo sa pamamagitan ng isang maikling panalangin lamang ay may pagbabago magaganap sa buhay mo. Okay? Kung nakahanda ka ay sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo sa oras na ito, Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Thank you for forgiving all my sins. Thank you, Jesus, for loving me unconditionally and unfailingly by your grace. Amen. Amen. So dahil sa panalangin yon, ulitin ko sa iyo, may malaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Tandaan mo, kailanman hindi ka kinalimutan ng Diyos, kilalang-kilala ka ni God, hinihintay talaga yung pagkakataong ginawa mo ngayon na kumilala sa Kanya bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Okay, gusto ko naman po dalhin sa panalangin lahat po ng ating mga regular viewers, yung ating mga churchgoers na mga Christian. So gusto ko kitang dalhin sa panalangin at gusto ko sabihin sa iyo, feed your mind with God's good news. Good news. Marami kasi sa church, hindi good news ang pinapangaral. Instead of freedom, instead of God's good news about Jesus, yung minsan narinig natin sa loob ng church, condemnation, yung tatakutin ka ng preacher, ng leader, yung, alam mo yon, yung kokontrolin ka niya sa mga decision mo, sa mga gagawin mo, wala kang kalayaan. So hindi good news yon. Ang good news po ay papakita lang ng Diyos sa'yo kung gaano Kanya kamahal, kung anong ginawa ni Jesus sa cross para sa iyo, sa biyaya niya, at kung sino ka sa harapan ng Diyos. Tandaan mo, hindi nakafocus ang Diyos sa mga kamalian mo. Nakatingin siya lagi sa mga magagandang bagay na nasa iyo, na siya mismo nagbigay nito. Sa oras na ito, I wanna pray for you. Sige po, tayo manalangin. Heavenly Father, we just wanna thank you for making us righteous, O Lord God, in your sight through our Lord Jesus Christ. And thank you so much. We know right now we are forgiven. And we know, Father God, that you have great plans, Lord God, for not just for us, Lord God, but for our family as well, O Lord God. I believe, Father God, right now you are willing, Father God, to share or to shower us with the blessings that you already prepared for us long, long time ago. In the name of Jesus, Father God, we believe in your grace, O Lord God. We believe in what you can do for us, O Lord God, in your miracles. Alam namin, Lord, nothing is too hard or nothing is too difficult for you or with you, Lord God. Alam namin lahat kaya mong gawin. Lord, I mean, walang imposible sa iyo, Lord God. Walang mahirap na bagay. Alam ko, even yung mga iniisip naming mahirap, O Lord, ay madali lang sa inyong harapan. Kaya sa oras na ito, dinadalangin ko ang aming viewer, anuman ang kanyang concern, anuman ang mga struggles sa buhay, Father God, right now, in the name of Jesus, tulungan mo siyang ma-realize niya na ikaw ay laging nandyan para sa kanya. Hindi mo siya iniwan, hindi mo siya kailanman pababayaan. God, I declare right now, Father God, ma-release siya sa anumang nagpapahirap sa kanyang pamumuhay, nagbibigay stress sa kanyang kaisipan. In Jesus' name, palayain mo siya sa bagay na ito. And I believe right now, Lord God, may kakayahan ka na gawin ito sa kanya. May kakayahan ka, Lord God, na i-manifest sa kanya ang inyong mayamang biyaya. Father, in the name of Jesus, I also declare, Father God, that he or she is free from any sickness or disease. Right now, O Lord God, pinagaling mo na siya. By the blood of Jesus, by His stripes and by His wounds, I declare, Father God, healing, O God, in His or her physical body right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, O Lord God, salamat sa iyo, O God. Ikaw po ang aming Diyos na lubos nagmamahal sa amin, ang aming kagalingan. And thank you, Father God, sa mga pagpapalang binibigay mo sa amin, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito, kaya marapat lang sa bawat araw, ikaw ang mapurihan namin, maparangalan sa aming mga buhay. Thank you once again, Heavenly Father. We thank you for your Son, Jesus Christ. And thank you for the Holy Spirit who lives in us. We give you praise, O God. We give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God.
Okay, so nais ko pong batiin sa oras na ito ang ating mga viewers, mga walang sawang nanonood po sa programang ito. Maraming pong salamat sa inyo at nais ko pong batiin po ng magandang gabi and maraming salamat sa mga sumusunod po. Si Nins Tizon, yan, si Castro Nerissa. Wow. Hello, Neri. At ganoon din po kay Christian Austria, kay Sister Edith Estrada, yan, kay Elsan Valente, okay, kay Pastor Mike Giao, ganoon din po kay Raquel Lavo, kay Angeline Bruno, magandang gabi sa inyo, thank you for watching. Ganoon din po kay Cindy Urganan, thank you for watching Cindy, kay Sister Miriam Angeles, yes, kay Violi Manalili, thank you for watching, kay Margie Arce, and ganoon din po kay Thelma Concepcion Molina, yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, at meron pa po pala dito, mga nalampasan kanina, kay Joseph Domingo Mila Corpus Jr., okay, thank you for watching po. At ganoon din po kay Sister Riza Kagiwa, kay Esther Marasigan. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, ganoon din po kay Maribel Ann As. Okay, Ana As. Okay, Maribel P. Ana As. Okay, so ganoon din po kay Ana Cristina Ruiz Ronquillo. Okay, thank you for watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganoon din kay Eileen Ramos. Okay? At kay Miles Gonzalez Gina. Okay, at meron pa po ba dito? Kay Ann Balsita Espinoza. Magandang gabi po and thank you for watching. At ganoon din po kay Abby Estrada. Yan. At tuwang-tuwa sa iyo ang husband mo. Salamat sa panonood mo, Abby. Okay, at ganun din po kay Roland Castro. Yan po ay si Bapong Roland Castro, I believe. Yan po sa Bitas Arayat. Okay, so mayroon pa bang pahabol? Mayroon pa. Oh, sa aking kaibigan na si Pastor Robert Landicho Isles. Magandang gabi, Pastor Robert. Salamat sa iyong panonood. Okay, at mayroon pang humabol. Yan, kay Susan Tolentino. Magandang gabi sa iyo, Susan. Thank you for watching. Okay, so kung mayroon po akong hindi nabati, hindi ba mayroon ba akong hindi nabasa dito, I hope wala. I hope lahat nabasa ko, nabati ko. Maraming pong salamat muli sa inyo pong pagsubaybay ng ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsishare ng ating pong video. I-post lang po ninyo sa inyong FB walls at i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Pag-invite po natin to every Thursday, ano po, from 9 to 9:30 in the evening. At ganoon din po, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Search lang po ninyo in the Zone of His Grace. Pakiclick din po ninyo yung okay, bell po doon. Yan. So maraming salamat po muli sa inyong lahat at sa lahat po ng may kaarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday. By the way, naanyayahan ko po pala ang bawat isa, especially to all our TLBY members. So, no, huwag po natin kalimutan, mayroon po tayong Grace Empowerment bukas. Sama-sama po tayo sa ating Grace Empowerment dito po sa TLBY Angeles City. So sa lahat po ng ating mga satellite churches, sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, thank you so much for making yourself available, always available to God and to God's flock. And thank you for your faithfulness. Thank you for your loyalty. Kaya sa lahat po ng bawat, sa lahat po, sa bawat isa nandito, sa lahat na sumusubaybay, sa inyong lahat, thank you very much. Okay, so enjoy po natin ang ating mga buhay. Tandaan po natin, love na love tayo ng ating Panginoong Diyos. You are loved, you are blessed, you are favored, and I love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Thank you very much. Thanks for listening in. Join us every Thursdays at 9 p.m. in the evening, only here at The Sound of His Grace. Thank you.